Sa gitna ng ingay sa politika, ikinagulat ng marami ang pagtungo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, TV personality Philip Salvador at Senator Bongo sa COMELEC upang magsumite ng kanilang Certificate of Candidacy or COC. Ayon sa mga political observers, ito'y tila isang sampal sa mga media outlet na umano'y may pagkiling sa kilalang pagbalita. Marami ang nagsasabi na masyadong naging negatibo ang pagtingin ng ilan sa media sa mga kandidatura ng mga ito. Bilang mga kilalang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na bago sa kanila ang mga kritisismo mula sa mga bayas na mamamahayag. Ngunit sa kabila nito, buong tapang na rin silang naghain ng COC. Animo'y sinasabi sa kanilang mga kritiko na hindi sila magpapaapekto sa mga batikos. Sa kanilang pananaw, ang tunay na laban ay nasa harap ng taong bayan at hindi sa mga headline ng mga bayas na media. Tila naging hudyat ito ng mas matindi pang palitan ng mga opinion sa media at social media. Maraming taga-suporta ang natuwa sa hakbang ni Bato, Philip at Bongo habang patuloy namang nagtatanong ang mga kritiko tungkol sa kanilang mga plano para sa bayan. Klaro man o hindi ang naging kanilang plataforma, malinaw ang mensahe nila. Hindi sila uurong kahit pamantila, sinusubukan silang hilain sila pababa ng mga may pagkiling na media. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging tatapang na nila ngayon. Magpapayal lang si Uzi. Mga drug lord ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatagong yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal naman na si Uzi. Ano ibig sabihin niya? Ganun, makatawaan mo yung Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mayayari sa ating bansa? Kaya po kami nandito sa PDP laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte. TV stations po. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man nawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, sir, excuse me po. Sir, time's up. 2 minutes na. Ira-wrap up ko na lang po. Sige, thank you. Okay.
Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matipino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ang inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, no, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi yung nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at pariham. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nang himuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun ang sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yan po. Okay. Sir, magandang maga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Nilasagit po ninyo yung mga plataforma kanina. Isa lang po yung plataforma ko, peace and order po. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas? Para sa ganun ay may draft po at maipasa sa Senado, ito po mga binabangit po ninyong plataforma na ito. Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Magigipagtulungan naman po siguro ako sa akin mga abogado. Magigipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Pinera. Lahat po yan, hindi ko naman po aapuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Aside po sa pagiging artista, ano po yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po, siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahalakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo, senador, sabi nyo mga po, kukonsulta kayo sa mga abogado, sa mga polis. Pero bago yun, sir, during the campaign, habang ngayon naliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Paghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko.
realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalata naman ng korupsyon dito. Eh pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. Kapag ang korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo naisip nyo magse-senador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mayari, I will run as a senator. I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Time is up na. Nene, last. Salamat po sa inyo lahat. Ay, Nene, sorry. There's one more pahabol question, sir. Ay, ma'am. Hi sir, good afternoon po. You mentioned sir yung platform on peace and order and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko sila mabigyan ng pag-asa kasi kagaya na sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila tuminodo sa anong yan, paano na yung bills na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip na punta sa droga. Okay, maraming time is up na iha. Maraming salamat po sa Philip. Thank you very much. Thank you po. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos? Ah, okay lang, sir. Hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Basta, you. Okay, question na po. Sino magtatanong? Sige. Senator De La Rosa? Okay. Gusto ko si Mab, magtanong. Ay, Mab. Magtanong ka. Mab, special request. Oh, magtanong ka. Tanong ka na, iha. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect how, kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito.
may effect ito. Ang alam naman ng Pilipino, Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dihadista. Nakikita nga yung pag binubugbog ka palagi, palang Fernando Po Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Any more? Hello? Hi, sir. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pagbibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, ay ikaw ba author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, PNP BJMP, BFP, Biocor Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo ng Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So, super, yun ang mga sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers, ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako'y sisortihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapail ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara? And Sir Mara Cepeda from Singapore is the Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Squadcom. How do you think, sir, these investigations will affect their senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalanan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They are all the form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ko i-boto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I am going to risk my life. I am going to risk my career
may personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung mag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami umaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Mabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nagkikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging tatapang na nila ngayon. Magpapahal ng COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Yung hindi nagpapakita ngayon, nagpapahal na naman ng COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun, nabakatawaan yung Pilipino? Na ibaboto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mayayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, the future of our children. Sir, and our grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Meron nag-contact sa opisina, pero in-ignore mo namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nag-contact sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulad. Baka mamaya, mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo, no? Nag-gawa na pinala na pinala, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, may mga nagtawag-tawag sa amin, sabi ko, huwag niyong interview niyan dahil baka siraulo lang yan na sumasakay sa isyo. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Tutunta lang yung speech ko eh. Dapat dabihan nyo dito sa interview. Questions ba? Last question. Okay. Sige po. Last question. ABS-CBN. Hi, sir. Good morning. Paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng naka-alay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang pababa kayo. Depende yan. Kasi meron din nakita kong survey na tumataas din ako. I'm not fighting this survey firms, ha. Ano mo, alam pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero, as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi siya nagbumayabang ako. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Ako. Send last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far hindi pa final yung decision nila, no? Pero yun nga, iimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we are hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang napag-usapan.
Okay. Okay. Maraming salamat po. Salamat, thank you. Salamat sa inyo, ha. Salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon habang ako'y nagsusumite sa aking Certificate of Candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa, no, bilang inyong senador sa nakaraang mahigit limang taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North, punta tayo ng west sa Palawan, napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng vulkan, Lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po kalusugan bilang chairman ng Committee on Health. Food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon. Improve the kung expand.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!